Sa totoo lang, hindi ako nanonood ng horror. Higa yung patay, mga nakaunat yung mga daliri. Yung mga daliri, nagkaganyan, ano? Nung bubuhatin namin, stretch out namin, biglang humaga ko yung patay. Pucha, ayan na. Ayaw ka na. Saan po nilalagay yung mga laman loob? Yung mga pinagdadalan po kami ng karinderya. Gusto ko pang maamoy yung formalin kaysa sa masaya ba eh kakayo pag may patay? Sa libo-libong pinansam ko, sabi ko lahat yun ngayon. Galing kayo ang work ngayon, ano, Sarbong? Oo, kaya tatapos ko lang ako magwalis ako eh. Oh, yun siya, fresh. Kasi masisimula na natin, sige. Kumusta niyo mga Cancer? Nagsimula na ating Pampamilya Podcast at an Anima Podcast. Meron tayong buhay na buhay at intent na Sir Bong na mayroong interesadong trabaho para sa atin lahat. So, Sir Bong, pwede nga, please introduce yourself. Maraming salamat. Ayun na, hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Bong, mas kilala sa social media na Kaborge. Yeah, hanap ka po namin sa wakas. Ang buhay na buhay! Sir Bong! Jesus Lord! Oh my goodness. Naalala ko po kasi dun sa ano, sa mga memes na sinasend sa akin, merong gumawa ng meme na mag-jowa lang sila na nanonood dun sa parang day-to-day nyo na work sa morgue. Oh. daily nyo po ba siya ano, nagiging content? Ano nyo po, parang vlog style? Kasi po, halimbawa, ano, nagkakapatay kami. Halimbawa, naging dalawa sa loob ng isang araw. Kumbaga, ano eh, kumbaga curious yung tao sa ganun na dalawa yung namamatay sa isang araw. Ginagawa ko ng content. Minsan nagtatatlo. Ayun. Doon po nagsisimula yung content ko, tapos habang nagbi-video ako, pinapaliwanag ko yung mga procedure. Mm-hmm. Paano niyo naisip na ano, parang one day na lang biglang mag-vlog kaya ako, mukhang gusto malaman ng tao to. Kailan nagkaroon ng ganung spark? Nung una po talaga TikTok lang ako eh. Kasi sa TikTok po alam naman natin medyo maselan. Hindi ako pwede magpakita ng mga patay o ganun. Kaya naisip ko na kung po pwede sa YouTube, kumbaga mas mahabang pagpapaliwanag ang magagawa ko. Doon po nagsimula. Yung content ni Bong talaga, yung as in breath of fresh air sa lahat ng mga ibang mga influencer na kung ano-anong kalokohan yung pinapost eh. Informative. Oh, very informative din. Question ko lang, sir. Ano ang pinaka weird or pinaka, hindi naman necessarily nakakatakot, pero anong pinaka weird na naranasan mo during this line of work? Yung ano po, yung maka-encounter ako ng mga kakaibang kaso ng pagkamatay. Yan. Kasi karaniwan po sa embalmer talaga. Karaniwan sakit lang, kung parang katawan lang ng tao. Karaniwan katawan ng tao lang nakikita mo. Pero yung mga tinutukoy ko po na ibang klase ng pagkamatay, halimbawa yung mga ilang araw ng patay, yung nabubulok na, inuuod, mga taong nasunog, yung mga ganun. Oh, talagang medyo ano po yung kakaiba talaga pagdating sa embalming. Nagulat ako na yun ang ano mo, ang tawag dito, yung sagot mo, kasi kala ko mas weird yung kunyari, nagkaroon ka na ba ng mga supernatural naman besides sa talagang physical na adventure. Nagkaroon ka na ba ng supernatural na encounter during sa work nyo? Kasi sa pagbabalsa mo, parang ano eh, parang trabaho lang talaga, ginagawa lang naman namin trabaho. Ganun, parang ano lang, daily life. Talagang kasi mula bata, talagang punerarya po kami. Nasa long line ng business. Bali, nagsimula po yun sa lolo ko. Oh, ayun, napanood ko ngayon sa ano, isa GMA, no? Yeah. Oh, yes. Tapos natutunan ng mga tito ko, yung iba nagkalisensya sa embalmer, yung iba nagsarili na may punerarya. Kailangan po ba ng parang course dyan? Or kasi ang embalming po, hindi naman talaga siya 4 years course. Para lang siyang vocational. Kaya kahit na high school graduate, po pwede nang mag-aral ng embalming. During sa tagal mo ng trabaho sa pag-embalsa,
naka-change ba ito ng paniniwala mo? O ano ba ang parang paniniwala mo, life after death, mga ganun, habang ginagawa yung pag-embalsa na to, kumpara sa nung hindi ka nag-embalsa? Ano yung parang views mo? Spirit, hindi lang naman religion eh, parang spiritual kumbaga. Ano lang po, mas kasi sa pagbabalsa mo po, hindi lang naman laging matanda. May mga pagkakataon na bata talaga, mga murang edad ang namamatay. Kaya ang naging isipan ko ngayon sa trabaho na talagang kailangan na kung kailangan ayusin yung buhay sa araw-araw, yun. Kumbaga, o kailangan magbago ka nun. Kasi ang buhay ng tao talagang biglaan. Parang yung yung nakaraan po, ano lang, yung 8 taon. Oh my. Na ano naman, ang naging patay namin, ano naman yun, narabis. Nakagat na. Ah, narabis? Yes po, oh. Mabilis lang ba yung ganun? Mabilis lang ang pagkamatay? Oo. Oh. Ang nakadali kasi doon sa bata is tuta. Ang rabies pala, mas malakas kapag sa tuta. Pag-tuta. Oo. Kasi yun yung mawala pang anti-rabies kasi usually mga tuta eh. Mas delikado. Oo. Oh, yes po. At ayun, halos ano lang. Medyo malakas pa yung katawan ng bata kasi inabot pa ng 7 weeks bago umakyat sa utak yung mismong rabies. Grabe, no? Parang hindi, iba-iba talaga ang kaso rin, no? Oo. No, ang naawa lang ako kasi, ang rabies po kasi, hindi po pwede yung balsa mo yun. Naawa, kasi ano po yan eh, talaga nakakahawa po ang rabies. Very contagious. Yes. Lalo na yung sa mismong laway ng patay. Yan. Oo. Diyan po ang pinaka, ano, kumbaga. Kaso may epekto pa rin pala ang rabies kahit patay na yung tao mismo, no? Oh yes, kala, parang host. Oh, kala ko pag patay na 'yung tao, 'yun na, hindi nakakalat 'yung rabies. Possible pa rin pala. Ano po 'yan eh, ang naawa lang ako dun sa bata kasi hindi siya ang dalawang option lang po kasi ron is kung hindi diretso living, isusunugin. Ah, cremate. Ayun, ginawa. Yan nga po 'yung huling ano, 'yung latest upload ko sa YouTube. Kinontent ko yung pagkikremate doon sa bata. Alam, naawa pa kasi karaniwang kinikremate. Mga matanda. Mga natural kasi. Yung iisipin mo, bata yung sinusunog sa loob ng pugon. Nakakaawa. Kakaawa. Yes. Parang ang pwede pang daming gawin ng taong yun, no? Pero yun na yun. Kamusta ka naman? Ikaw naman ang kamustahin namin. Oo, ito yung kamustahin namin. Mabigat na work na eh. Parang everyday, you deal with death. Hindi ka naman nahihirapan kumain pag sa pagkatapos mo mag-work ng ganyan. Oo, Paano ang routine mo? Paano ang proseso mo? Tsaka emotional. Kasi sa amin po, pagka talagang involved at trabaho, talagang kailangan mo sanayin yung sarili mo yung isip. Kahit nasabihin mo, nakakadiri trabaho niya. Dapat kaya mo pa rin magkamay habang kumakain. Kaya pag may alaman loob, sarap pa naman niya. Mga tinumis, ayan. pero nung nagsisimula ka, ano naman, yun yung pinakamahirap tapos na natuto ka na lang. Like, may mga gabi ba na hindi ka makakain? O? Kasi ano po, kung sa takot sa patay, halos wala na rin po talaga. Oh, kasi ang natakot lang po ako nun, yung bang, kasi sa pagbabalsa mo po, hindi lang basta, kumbaga, karayong pagkalawan dapat gawin ka, talagang kailangan perfect ang gawa mo. Kasi pag hindi na perfect ang patay, mabubulok habang nakaburol. Ngayon, mahirap na. Sa nung una po, ang ikinatatakot ko lang is yung masiraan ako, mabulukan ng patay. Pero yung takot talaga, kumbaga kung 50% na lang ang takot ko dahil nung unang salang ko sa pinakaunang patay, kasi sanay po ako na helper lang, kasama-sama ko talaga ng embalmer. Nung mismo ako na gumagawa, syempre kaharap ko na yung patay, minsan walang kasama sa morgue. Doon na ako nahihila. Doon kami nag-
doon ako naiilang. Lalo sa ating gabi ako gumagawa. Yung sort na yun, no? Dapat, dapat may ano, may tropa ka na biglang, uy, bong, ano, inom tayo, labas ka lang. Ayun. May susundo sa akin. Hindi naman po kayo matatakotin. Kaya nahilig po ba kayo manood ng mga movies o mga horror games? Ganun po. Sa totoo lang, hindi ako nanonood ng horror. Wala lang dapat, wala nang level yun sa inyo. Wala kasi kahit sabihin natin ano eh, patay pa rin yung kaharap ko eh. Kapag naunahan ako ng takot, bago magbalsa mo, yun na. Yes po. Oh, pag napangunahan na. Matatanong lang ko. Gaano ba katagal mag-embalsa mo? Sa usually regular tao, like regular na matatandang tao, gaano katagal ba? Depende po yan. Halimbawa, sabihin natin kasing katawan ko, eh, medyo malaki katawan ko eh. Inaabot din po yan ng 3 to 4. Ah, matagal din pala, no? Yes po. Kasi yung kapag ka tumataba po ang isang tao, mas ano eh, mas hirap dumalo yung formalin sa loob ng katawan. Kaya may ginagawa pa tayong ibang procedure. Yung tinatawag na hypodermic embalming, yung gumagamit po ng tubo. Mm. Yun ang tinutusok po yung isang katawan. Kaya mas tumatagal po ang proseso. Paano tinutusok? Parang lechon, gano'n? Hindi. 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 Kasi horror eh. Yung ano po yan, ang tawag po doon is trocar. Tubo po siya na may namatulis sa dulo, tapos may mga butas. Ngayon, doon dumadaan yung formalin. Kumbaga, hindi na sa ugat pinararaan. Nirerekta na natin sa laman. Para mas mabilis kumalat, kumbaga. Oh, yes po. Yeah, naalala ko, naglaro ako ng mortuary assistant. Paano malaro nyo rin sa YouTube channel nyo, Kamorge? Kasi ano siya, parang ganyan din. As in, mag-embalsa mo ka. Tapos yun nga, may mga multo minsan na manggugulat sa'yo. Pero dinaan ako doon sa proseso. Yung tinanggal yung tugo, nilagyan ng mga ibang gamit pa. Yeah, naalala ko yung trocar, pinahanap din sa akin yun eh, bago ko gulatin eh. Baka mas matapos mo agad yun ng ilang minuto lang. Alam na eh. Yung sa work mo, hindi naman ito pala yung question pala mismo. Aside sa work na ano, i-follow up question ko lang ito na meron ka na bang jowa o relationship na MU? No? Meron po akong girlfriend na erikatabi ko. Kasi nasabi, tatanong ko sana kung ano reaction niya. Wait lang, isipin ko yung tago niyo muna ibang tanong. Nandiyan pa eh. Hindi naman siya ano eh, na ilang sa akin. Dahil nung unang naging kami, tapos nagkahiwalay po kami. Nung nagkabalikan kami, doon na ako nagkaroon ng license. Parang wala naman sa kanya. Kaya lang, hindi naman siya sanay sa patay. Hindi niya kayang tignan yung ginagawa ko talaga. Pero nakakwentuhan mo naman siya pag sagap. Siyempre may problema ako sa trabaho na nakakwentuhan mo naman siya. Siya. Nakikinig siya. Halimbawa, may nagka-problema yung ganitong patay. Ano lang. Sinasabayan niya ako pero... Depensa din didiri siya. Ang hinang-hina din ako sa ganyan dati. So, ano sa Along Paranaque, meron nakasakay ako sa jeep. Tapos syempre yung sumilip ako sa gilid, meron ako nakitang pusa na as in nasasagasaan na, siguro pisat na yung kalahati ng katawan. Medyo ayun nga trigger warning eh, pero nakakaawa kasi talagang Tayo pa lang. Kasi yung kalahati ng katawan niya, buhay pa, tapos parang gumaganon yung kamay niya, parang nagpapatulog, tapos parang nasasaktan ako. Ayoko tingnan. Parang natanggal yung pagod ko sa trabaho. Tapos I can imagine yung sa work mo pa lang na ano, parang talagang malakas ng loob din eh. Kasi kami, nakaka-encounter din po kami ng ganyan, mga nasasagasaan ng mga truck.
Ay, marami. Marami nga pag ganun, motor trap. Mm-hmm. Dati, nung helper ko, kwento ko sa inyo. Nung helper po ako dati, may naging patay kami na nakasingle na motor. Nasagasaan siya ng 10-wheeler. Ang nangyari po sa kanya, yung mula sa puson, sa may puso. Rest in peace. Ano yan? Buo naman po, hindi nasira. Ang nangyari sa kanya, yung mula di sa hita hanggang sa paa, natanggal yung mismong balat na yun. Ay, umiwan. Yes, so, kung nakakita na, nakakita na kayo ng palakang binalatan, ganun ang itsura naman. Mortality. Yung iba ba ang tingin mo sa buhay nung nag-start na? Well, since lagi ka naman po na napaligiran na ng ganong klaseng trabaho. Yeah. Nag-iba ba ang tingin mo sa life? Parang madali, ano lang ba? Parang wala lang? Mas special ba siya? Nung nag-i-embalmer ako talagang ano eh, kumbaga minahal ko yung trabaho ko kaya talagang focus ako sa trabaho ko kasi nga ayaw ko rin namang mawala sa kumbaga sa apelyido namin yung ganitong trabaho kaya respectable na siya. Yes po. Yun nga po, parang ang mahirap lang po kasi sa amin yung ano, yung nakikita namin na ano, may umiiyak kapag yung bang nahihirapan yung pamilya. Kasi mangyayari din naman po sa amin yung gano'n. Parang, yun nga yung sasabi ko pa lang eh. I think ikaw yung isa sa mga pinakamabait na tao na na nabubuhay rin talaga ngayon. Kasi kung nakakita ka lagi ng patay, di ba, na araw-araw. Parang mag-iiba yung perspective mo talaga sa buhay eh. Mga gano'n eh. Yes po. Saka ano eh, kumbaga mas lumakas ang loob ko eh. Yung po bang ganun. Kasi nung namatay po yung tito ko, no, kasi kada may patay kami, makikita mo may umiiyak. Parang, kumbaga, parang na-immune ako sa ganun. Nung namatay ngayon yung tito ko, na nagturo sa akin magbalsa mo, diba? Ano na, parang tamang masakit sa akin, pero ano eh, yung po bang immune na ako sa ganun pag-iyak. Wala na talaga. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka nakaramdam ng ano rin naman, nalungkot rin naman. Kumbaga parang naano ka rin lang naman. Oo, nasanay na rin eh. Oo. Nakakaramdam kasi ano po yun, lalo na mag-anak ko yun. Kaya lang, yun talagang iiyakan ko pa, wala na talaga. Iba-iba kasi yung mga tao mag-vent out ng grief eh. Meron yes, mga iba na na-depress. Meron mga iba na dinadaan sa kain, may mga iba dinadaan sa iyak, di ba? Ganun po ako. Yun, dahil nga parang sensitive siyang topic. Hindi naman po ba kayo nagkaroon ng mga basher dahil ano, nag-start din kayo sa online na pag ano. Siyempre sabihin nila, bakit kino-content mo pa yan? Di ba? May mga ganun po ba? Kasi ako, sanay po ako dahil sa social media. Hater. Ano, parang nanibago yung ano eh. Kasi dati, hindi naman ako sarili na nakakarinig ng mga negative comments. Kaya nung nagsimula ako na ano, parang wala kang paggalang sa patay. Mga ganun. Kasasarap sampalin ng mga hayop. Hindi na naiintindihan. Wala paggalang maayos nga yung ginagawa yung trabaho. Paano walang paggalang? Yun nga po ang sa amin na talagang inaayos naman po namin trabaho na sa ganung paraan nakakatulong kami sa pamilya para kahit ilang araw makita pa nila yung mahal nila sa buhay. Oo, tsaka maging presentable man lang bago ilibing, 'di ba? Yun naman talaga yung purpose nung ano. Yung mga meme talaga kasi. May phone lang kasi sila kaya gusto lang nila mag-comment ng kahit ano. Yung iba naman na concern sila kaya lang hindi maganda yung dating ng mga comment nila kaya parang masakit. Paano comment? Kasi ka po, sa totoo lang, sanay kaming magbalsa mo na walang kahit anong protective gear. Gloves lang. Kung sanay po kami ang kanya. Ngayon, syempre, kapag nag-content ako ng embalming, hindi ko po pwedeng ipakita na wala akong suot na PPE. Yung ganun. Ngayon, yung mga sinasabi ko pong hindi magandang salita, hindi po ba maganda yung way nung pagsasalita nila kaya hindi ma ano tamang ano na, pero masasaktan din dahil ano eh
Oo, tamang concern po sila, kaya lang hindi maganda yung way ng salita nila. Mm. Yung ganun. Eh, nakita ko po sa parang dati nyo pong page po yun, na-delete po ba? Dahil din po ba yun dun sa content ng... Ay, yung page ko hindi po. Na-hack po yun. Ah, na-hack. Ah, na-hack? Na-hack, oh. Ang kaya pala. Actually, chinig ko ngayon luma mong page, puro Indian video na, videos na yung lumalabas. Siya ba yung nagpa-post na ito? Ba't bigla puro mga Indian, Indian videos? Nadali po ako ng phishing po ata yung ganun. Yeah, uso nga naman yun. Phishing. Yung may nag-o-offer na ano, tawag, i-endorse ko. Kasi sobrang ano po talaga nun. Nung bago mag-undas, daming kumukontak sa akin na mag-i-endorse ko yung application na ganito, yung mga laro po. Oo. Wala akong alam sa ganun. Ayun, nadali yung FB page ko. Ah, mahirap nga pag ganun. Kaya talagang ingat-ingat talaga pag bibigay ka ng information. Eh. Basta, nakapag-login po ako. Ayun. After 1 hour, ala na yung page ko sa FB ko. May ano ba? May time ba na habang nag-work ka, biglang gagalaw yung katawan? Fiber ano. Yes po. Yung mga Twitch. Oh, kasi parang yung pa yung parang huling wow. Ano pa eh, no? Huling galaw pa ng mga muscles, tama ba? Ganito po 'yan. Bali kapag kasi bago balasan mo yun po ang isang patay. Tinitingnan ng embalmer yung mga sign kung talagang patay ng isang tao. Nandiyan yung pabumuo ng dugo sa katawan, kung parang nagpapasana siya. Isang sign po yung napatay na ang tao. Ngayon, may binalsa mo ako na inatake sa puso. Cardiac arrest ang kinamatay niya. Nakita ko yung sign na talagang patay na. Hindi ginawa ko na po ngayon. Bali halos isang oras lang ang pagitan mula nung pagkamatay niya saka nung ginawa ko. Nung kinakargahan ko na po siya ng formalin sa ugat, de siyempre, mga nakaunat po yun, nakahiga yung patay, mga nakaunat yung mga daliri. Yung mga daliri, nagaganyan, ano? yes, totoo po yan. Ano po, yung parehas yun, magkabila. Nagaganyan yung mga daliri. First time po nangyari siya, napa-atras ka. Parang yung mga bida na namatay na ano, nagagalaw pa, no? Kalaban pa. Rigor mortis, mga rigor mortis, ayan, rigor mortis. Yeah. Pero sa madaling pagpapaliwanag naman po ron, kumbaga, sa ugat lang po talaga yun, kumbaga sa hose ng tubig. Kapag malakas ang impact ng tubig, papalo talaga yung hose. Ganun lang po yun. Hindi pa naman po kayo nagkaroon ng time na talaga buhay pa pala. Hindi pa naman po nangyari. Buhay pa. Para kumbaga, yung sabihin natin galing hospital or galing aksidente, inassume nilang patay, tapos di nila sa inyo. Wala naman nagkaroon ng ganung issue. Ang nangyari, meron po sa amin, ang nangyari naman dun. Yes po. Kasi halos lahat po ng tito ko, mga kapatid ni daddy, may mga punerarya. Kaya halos lahat ng mga klase ng tanong ng mga tao na experience na nila. Ang nangyari naman po ron, patay na. Dineclare na ng doktor na patay na. Dinala na sa morgue nung ospital. Tumawag ng punerarya, pumunta kami ron. Pagdating namin doon, ililipat po namin sa stretcher namin yun eh. De binuhat yung patay na ilipat namin stretcher. Nung bubuhatin namin stretcher namin, biglang humagok yung patay. Yung tao. Para po ba siyang nasa bed yung parang gumanon. Tapos buhay pa siya ngayon. Ang nangyari, tumawag po nga po ng doktor. Chinek yung patay. Nabuhay. Nabuhay po talaga. Grabe. Ang tumagal pa siya ng 2 taon. Kasi sa ibang bayan po yun sa tito ko. Okay. Doon ako dati nakatira sa kanila. Kaya lang, ang kinamatay naman niya, na-COVID siya. Yes. Pag gano'n, hindi na embalsamay niya, di ba? Parang iyan. Ano po yun, diretso living ang nangyari sa kanya. Talagang parang yung kumbaga sa rabies, talagang diretso, hindi pwedeng bisitahin, hindi pwedeng ano yun. Wala po talaga.
Nakita na ba kayo ng tinatawag nilang parang death erection dahil di ba sa rigor mortis ganun din? Nangyayari po yan sa patay. Nangyayari. Kasi pag lalo na ang arterial embalming, kapag pinapasukan na, pag dumalo yun ay formalin sa tiyan papunta sa baba, may patay po talaga nag-erect. Talaga ano po siya, yung hindi naman siya patulad na parang sa buhay tao. Parang yung sapat normal lang. Na sapat lang. Tumayo lang siya. Yung ganun. Pero pag nakuhanan na po ng dugo yung patay, talagang pumipipis yun. Makikita mo na talagang parang dahil sa ugat lang kasi yung mismong, yung pinakalaki niya, pumipis lang dahil yung mga ugat na sip-sip yung pinaka-formalin sa ugat, kaya pumipis. At least hanggang kamatay may isa pang ano eh. No? Bakit? Kuling sayaw. Kuling laban. Pucha. Ayan na. Ayan na. May naisip po ba kung ano ba pwede po pang gawin aside sa pag-embalsam po? Dati po talaga, hindi naman talaga embalming ang pangarap ko eh. Talagang ano eh. Ang talagang pinasok ko po nun is ministry. Medyo magkalapit pa rin pala. Ayun po, nung namatay si Mami, hindi ka ala nang makakapagpinan sa akin. At ayun, nung nauwi ako rito sa Nueva Ecija, nagpinan sa akin yung lolo ko, kapatid ng tunay kong lolo, na mag-aral ako ng embalming. Ayun. Nung una, parang ayoko pa kasi tamang sanay ako sa patay, kaya lang hindi ko akalain na papasukin ko yung embalming. Pero nung unti-unti, parang ano na, kumbaga, pumasok na sa isip ko na ito rin pala talaga yung gusto ko, yung ganun. Pumakto din. Yes. Oh. Ministry, parang as in pagpapare or parang religious studies? Yeah, religious. Parang, diba? Ministro sa Iglesia ni Cristo. Ministro. May respect pa rin sa ano, spiritual. Ito yung... Hindi sila mga laman. Na binubungkal, di ba? May ano pa rin, may procedure na sinusunod. Binigyan ka na ngayon ng way para mas makatulong palalo sa mga namayapa na. Yes, po. Okay. Paano po ba yung ano, yung mismong sa pag-process nung sa pag-embalsa mo? Yung mga sa ano ba, yung kanila mga loved ones, malapit lang po ba sila? Inaantay po ba nila? Mayroon po ba may gustong nandoon sa mismong kwarto? Paano po ba yung ganun? Nasa kanila naman po yun. Basta kaya nila yung amoy ng formalin, pwede naman silang manood. Hindi naman namin sila binabawalan. Kasi nga, di ba, may issue sa embalmer na ginagalawa niya yung patay. Ganon. Hanggat maaari, hanggat talimbawat dalaga yung namatay, hanggat maaari may bantay para maiwasan na yung kaisipan sa amin na ganon. Hanggat maaari. Yes po. May ganong issue. May mga parang mga necrophilia, no? Yes po. Mga ganun talagang tao na. Ay, hindi mo talaga may iwasan, no? Kahit na okay kayo magtrabaho, totoo yung ginagawa yung trabaho talaga. Pag-iisipan pa rin kayo talaga na masama, no? Pero sa ngayon po, sa ilang taong ko ng pagbabalas mo, wala naman ng issue ganun. Talaga nung araw meron, pero ngayon halos wala na. Wala na. Parang na magandang gabi naman. Bayan. Pero hindi na siya laganap ngayon. Wala ka na naririnig masyado sa industry na parang ganung. Wala na po, wala na. Yun ang sisira dun sa ano eh. Ano mo yun? Sa trabaho nila. Trabaho mismo eh. Isang kaso lang na marinig na may ganun. Oo. Wala na. Yes po. Wala ka pa namang naranasan na family na nang-away sa'yo? Parang siguro nagka-issue ba habang ine-embalsa? Parang, ba't ganyan ginawa mo sa kanya? Siyempre maano yung kanyang loob eh. Mabigat pa. Sa'yo na buntong yung galit. Ikaw na pang buntong.
Nangyari po sa bago-bago pa lang ako nun. Ang nangyari is parang yung kamag-anak noon namatay is parang nagtatrabaho sa ibang punerarya. Parang ganun. Parang nagmamarunong. Para pa siyang nakainom. O ba't eka ganyan yung ginawa mo sa kamag-anak ko? Ganyan-ganyan. Ganun. Siyempre, hindi naman po pwedeng sagutin ng pabalang yung ano. Siyempre, customer pa rin yan. Talagang pinakita ko yung lisensya ko sa kanya na ito, tama yung ginagawa ko, nasa tamang proseso yung ginagawa ko, kaya wala kayong dapat na kumbaga maibutas sa akin na mali yung ginagawa ko. Ginanong ko na lang. Magaganyan ba? Kunyaring, for example, sa yan, may embalsamador sa isang pamilya. Pag may namatay na kamag-anak, hindi pwedeng ikaw yung mismong gumawa ng service. Kailangan ba taga-ibang embalsamador ka magpapaano? Magpapaservice? Eh, para sa amin naman po, hanggat maaari. Halimbawa, namatayan kami ng kamag-anak. Kami na rin ang mag-aayos. Kasi, okay lang sa inyo? Okay lang naman po sa amin. Kasi, eto naman talaga yung trabaho namin eh. Siyempre, sa mas ikaayos pa nung burol, kami na ang gagawa. Parang yung namatay yung lolo ko, yung talagang doon nagsimula ang embalming sa pamilya namin. Nung namatay siya, ang nagbalsabo sa kanya is yung anak niya. Nung namatay po yung daddy ko, ang nagbalsabo sa kanya yung kapatid niya. Nung namatay naman yung tito ko na embalmer, ako naman ang gumawa sa kanya. Iba rin kasi yung care na maibibigay mo kasi nga. Yes, oo po, ganun po ang ano. Mas hindi kayo magkakamali kasi mismong kapamilya mo eh. Oh yes po. Pero parang ang hirap nun, dapat siguro nilabas mo na yung emotion mo no, bago ka pumasok sa trabaho eh. Kasi parang kikita mo pa yung katawan ng mahal mo eh, tapos inaano mo po eh. Saan po nilalagay yung mga laman loob? Sa may mga pinagdadalan po kaming karinderya. Hindi, joke lang po. Balasang-balasang sa mga yun. Hindi, ano po yan. Sa embalming po, sa karang pagbabalasa mo, hindi po tinatanggal ang laman loob ng patay. Bakit po? At hindi po. Ang tinatanggal lang po is dugo. Oh, mali pala yung iniisip ko dati. Kasi iniisip ko dati, tinatanggal eh. Hindi pala, hindi pala talaga tinatanggal. Anong explanation bakit? At hindi tinatanggal? Ano lang po yan, parang pinakabatas. Wag magtatanggal ng any parts ng katawan ng isang patay. Oh. Baka yung sa mga nagbebenta, di ba? May mga black market para maiwasan. Pwede rin po ganun. Opo, pwede. Magmaayos pa yung kidney, ganun. Oh, yun, pag magbibili ka ng bagong TV, kasi may ano daw sa kidney. Alala ko nun pag ano eh, may nabasa ako yung mga ancient times eh. Pag sa Egypt, yung embalsa nila, tinatanggal daw yung utak gamit ng hook. Parang sinusungkit sa ilong, sasihilahin daw. Wala pa silang kaalaman paano eh. Wala pa eh. Sinaon ng panahon pa yun. Pero kaya pong tanggalin talaga. Kasi pagka ito pong butas ng ilong natin is, pinaka-iskal lang ang pagitan niya sa utak. Kaya kayang sungkutin talaga yan. Yung lambot. Opo. Nung panahon po nung lolo nyo hanggang ngayon, may mga nagbago ba sa proseso? May mga bago bang makinari na gamit na pinabibilis? Yung mas malinis ang gawa? Ngayon po, dati kasi talagang mano-mano lang na hand pump. Yung bomba kung tawagin namin yun. Yun yung para maipasok yung formalin sa loob ng katawan. Ngayon, may nagagamit po kami ngayon na suction machine. Pambuhay naman talaga yung kaya lang. Natutunan ng mga embalmer na makatutulong sa amin para mas magaan yung trabaho. Nagagamit lang po 'yon sa ano, sa pagkuha ng dugo. Oh, nga para mas mabilis, no. Formalin. Pero meron po talaga machine na pang-embalming talaga, yung machine na ang magkakarga sa ugat, machine din ang kukuha ng dugo. May embalming machine po talagang tinatawag. Kaya lang medyo mataas ang presyo nung kaya hindi afford ng ano. Medyo kamahalan din, no? Mm-hmm. Opo. Di ba sa sigarilyo may formalin din?
Oo, oh, meron okay. po yan. Napapaaga yung mga nag-iossi. Tigil-tigil na kayo. Mm. Parang konti na lang yung gagawin ni Sarbong nun. Ready na kayo. Imagine ko yung ano eh. Kasama ko sa pasesa yung sa pag... Ano po ba yung mga ginagamit ng mga... tawag doon, tools para po buksan? Ang pinakakaraniwan pong gamit namin is forceps. Forcep yung curve saka straight ayan. Tapos scalpel. Pag walang scalpel, cutter. Pwede naman po. Grabe. Cutter. Wag lang machete. Ah, napakainam po kasi ng ano ng cutter lalo na pagka mag-autopsy. Talagang yung pinaka talim niya. Yung talim po niya, yung di ba binabalahan po yung cutter. Yung pinaka blade nun talaga sobrang talim po talaga niyan. Kada isang dikit mo lang sa balat yan talaga bububutas ng balat yan. Oof. Kaya pala ano no. Kaya pala dapat pa ikita tayo sa cutter. Buti pala di ako gumagamit. Buti pala di ako gumagamit ng cutter sa office. Matalim po talaga yan, sobrang talim po. Saka hirap rin kaya palitan nung ano nun, nung dulo nun, di ba? Parang paano mo siya tatanggalin. Yung ba, yung kada ano niya, kada dulo. Ito yung box cutter, no? Parang gano'n. Best ah, ba? Yung cutter yun. O iba pang, ano, iba pang cutter yung sinasabi mo. Ah, iba pa ba? Yung, yun sa isip? Yung karaniwan pong cutter na, pang ano ha, tawag ba dito? Pang arts and crafts ba? Ano ba tawag? Hindi ko ma-explain. Yung mga yung... cutter na binabalahan lang po ng blade. Yan. Ah! Ganun. Yung mga ginagamit dati ng mga emo. Mga emo-emo kuno. Kuno. Meron naman. Meron naman talaga mga na-depress. So yun po, ano yung embalming troker nga po na tinatawag yung tubo. Yan. Yan ang isa sa kailangan talaga ng embalmer. Para makapagkarga ng formalin sa mismong muscle at para makakup. Iyon din ang ginagamit para makuha yung dugo sa loob ng katawan. Ngayong viral ka na and yung sa channel mo or sa mga profile mo, anong reaction naman ng family mo sa fame and sa pagbabahagi mo ng knowledge na ganyan sa public? Parang sinasabi ba din na ano, parang ano ba yan? Umaano sa internet? Yung ganun din. Hindi naman. Sa totoo lang po nung una talagang naiilang ako, nag-aalangan ako kung anong magiging reaction. Pero nung nakita ko na natutuwa sila na sikat ka na kasi nung bago maguntas, sunod-sunod ang interview sa akin eh. Talagang napunta ako na pinuntahan ako ng TV5, napunta ako sa 7, sa 8 pulga, na unang hirit ako. Talagang natutuwa po sila. Opo. Tapos pag may nakikita lalo na mga malalapit dito na bigla may magpapapicture sa akin, ay sikat na sikat ka. Hindi nila alam, humahawa ko ng patay tapos lalapit lang sila sa akin. Pero nakakatawa naman po, kumbaga parang na-appreciate nila yung trabaho ko na hindi na pala pinandidirihan ngayon ng embalming. Ay, dapat lang. Maganda yung contrast eh, na ito yung mga bagay na laging hindi pinag-uusapan dahil sa kasi ng trabaho. Ngayon, iniintindi na at nalalaman na yes, marami. Kaya sa ano po, lalo na sa YouTube channel ko, napakasarap mabasa yung mga na marami silang natutunan kapag ka nagpapaliwanag ako ng procedure. Nakakatawa po na talagang ano, na... napapahalagahan na nila yung trabaho ganito kasi karaniwan naman po sa atin na hindi alam talaga ang embalming procedure eh. Alam nilang pinabalsa mo yung patay kaya lang hindi nila alam kung paano yung ginagawa. Ayan. Example, ayun nga, ang alam ko sa embalming tinatanggal yung lamang loob pero na-explain mo nga hindi na pala tinatanggal. Hindi po tinatanggal. Misconception ko yun. So tama nga. Yung sa kabaong, kayo rin yung maglalagay ng patay sa kabaong, no? Opo, yes po. Ako rin po ang nagbubuhat ng patay para mailagay sa taon. Meron bang mahirap na obese na hindi kasya sa kabaong? Agad? Ayun po, nagawan ko ng content dyan. Sobrang laki ng sa TikTok po na i-upload ko. Sobrang laki talaga nung
nung nabalsa mo ko na yun, siguro sa katawan ko mga 5 beses pa. Diba, sobrang laki. Sobrang laki po talaga nun. Last year pa lang po ginawa yun. Kay isang taon pa lang nung patay na yun. Sobrang laki po talaga. Maghapon kong tirabaho yun. Pag sa kabaong, di ba, parang ang sikip na kaganoon lang talaga sila eh. Maliit lang espasyo eh. Kaya na-curious din kami. Parang paano nagkasya, di ba? Parang ganun. At pagka po talaga sobrang laki kasi ang karaniwan lang pong size sa ataulis, halimbawa at kakatawan ko, nasa lang ako sa karaniwang size. Pero kapag po lumapad pa, mas lumaki pa ang patay. May tinatawag tayong oversized na ataul, talagang pasadya. Ayun baka customized, no? Oo po, ganun po. Hindi po pwedeng ipagpilitan nyo sa karaniwang ataul kasi tamang papasok yung palang ibubuka ng katawan ng patay, yung mismong ataul, po pwedeng masira. Oo, kasi syempre, yung mga iba dyan, sabihin natin namatayan sila, pero syempre, nagtitipid rin naman sila, sasabihin nila, pwede po bang standard lang? Kasi pag-customize, medyo wala po kaming budget eh. Ganyan-ganyan, di ba? Hindi mo rin naman mapipigilan yung mga ganyan tao eh. Kaya lang, hanggat meron silang, kumbaga, magawa nila ng paraan. Tamang hindi naman sila tatagayin sa presyo. Kumbaga, makatulong yung panirarya na maiburol yung kamag-anak nila. Talagang malaki. Pag po ba yung mga aksidente na kailangan ng ayusan, totoo ba yung parang lahat ng butas mo parang bumubulwak ba yun? Lumalabas yung ihi, tae, lahat ng gano'n. Kasi wala nang control yung katawan. Ay, lumalabas po yung gano'n, no? Oo. Yes po, may mga patay na kapag halimbawa yung lalo't mga inatake na iihiyan, yung iba nadudumi. Talagang lumalabas po yung dumi nila. Minsan naman may patay na habang kinakargahan ng formula, doon palang lumalabas yung mismong dumi niya. Ngayon, medyo doon ako, dati hindi naman ako sanay sa ganun, doon ako nag-adjust talaga. Kasi yung amoy lang po talaga nun, hindi siya karaniwan. Mas wala ka sa formula. Oh, yes po. Mas gusto ko pang maamoy yung formalin kaysa sa paliktad. Yes po. Totoo po yan. Malaking pag-adjust po sa akin yun. Alam ko. Nakikita mo yung mga mais pa, no? Hindi na tumo daw. Malakas ka ba uminom? Pagkatapos ba ng trabaho? Pagkatapos ng trabaho. Kasi na, di ba, marami pag-a-adjust eh. Ayun, ano po eh. Hindi, ano lang, occasional lang. Ah, occasional lang. Hindi naman po. Occasional lang. Ako baka, ano yung pang ano mo? Ano yung pang, kunyari na, example, sa isang araw, dami mong ginawa, daming tao, daming patay na na-deliver sa'yo. Ano yung pampatanggal mo ng stress? Kung baga, dahil sa pagod. Ano bang yung, may interest ka po ba? Na stress relief. Pagkain. Grabe yung pa talaga, malakas pa talaga. Pareho tayo. Minsan po kasi, pinakamarami kong nagawa sa loob isang araw is siyam napatay. Talaga. Sobrang pagod po talaga mararamdaman. Kasi hindi naman po pwedeng magbalisa mo na nakaupo lang. Talaga yung nakatayo, maghapo ko nakatayo, magdamag ka nakatayo talaga. Kahit na sabihin mo nakatayo ko lang, talaga mapapagod yung buong katawan. Ito yun. Sa mga bulok yung nagagawa namin. Ang mahirap lang po kasi sa bulok na ganun. Yung mismong amoy ng patay, siyempre nalalanghap po namin yun. Hindi nawawala agad sa amin yung amoy. Matagal. Dumidikit talaga. Dumidikit po. Kaya kahit yung damit namin, talagang pan-dispose. Hindi na makapakinabangan. Hirap para dun. Oh. Yes po. Lalo na yung nakuha po namin na 6 na araw ng patay. Talagang sobrang baho po talaga nun. Talagang punong-puno ng uud yung buong katawan nun eh. Talagang kung hindi mo lang lakasin yung loob mo, hindi mo mapapasok yung basa kasi inatake po yung sa loob ng bahay, walang kasama. 6 na araw bago nakita. Ayun, yung amoy nun talagang kahit na 10 mas ang pagpatong-patongin mo, maamoy pa.
Oh, meron kayo nung pangayon eh. Pag magsipit ka na lang ata ng itong ito. Ayaw pa rin. Totoo po yan. Talagang doon lang ang doon lang lumalabas talaga yung lakas ng loob namin kasi nga mas mahirap na trabaho yung amoy pa lang kalaban na namin. Sa ano nyo po ba, sa magiging anak nyo po ba, kung gugustuhin nyo, gusto nyo rin po ba siya maging ambassador din po? Nasa kanya. Kung talagang magiging hilig niya na ganun din, tuturuan ko. Ganun. Kung baga, papakitaan mo lang naman na ito yung ginagawa ko. No? Pero nasa kanya pa rin naman yung decision. No? Nasa kanya pa rin po. Parang yung pamangkin ko po, anak ng pinsang ko. Nakatira yun sa punerarya. Ano pa lang yun, 8 taon. Gusto niya paglaki niya, Balmer na siya. Oo, oh, yun ang gusto rin niya na... Mas okay yun, no? Kaysa yung mga paligiran. Nakakatawa naman kasi parang nagka-bata pa, nagka-interest agad sa ganung ano, trabaho. Sa pang-araw-araw ba? As in, ano ang average na dami ng patay na dumarating sa ano, sa punanarya niya? Pinakamababa po is isa. Isang patay sa isang araw. Pero may pagkakataon po talaga na may araw na wala naman talagang gawa. May araw. Wala naman. Yes. Kasi naisip ko, araw-araw ba may patay? Parang gano'n. Ang trabaho po namin is hindi kami nag-duty na 8 to 5 ng hapon. Talagang pag may patay, doon lang ako nagkakatrabaho. Yes po. Parang project. Ano, parang flexible po pala ang oras niya. Kaya minsan kahit na may pupuntahan ka, bigla magkaapatay. Cancel mo yung lakad mo, puntahan mo muna yung patay. Parang gano'n. On call pala. Yes po. Parang ang hirap din ng trabaho nyo, no? Ano ba? Parang hindi, in terms of sa business, I mean sa business, sa kita, iisipin mo ba na dapat ba magkaroon kami ng patay? Or dapat ba hindi kami magkaroon ng patay? Parang ang hirap talaga. Yes, dumadami ang patay. Parang moral dilemma. Ang hirap isipin. Parang kung ari pag kasama mo mga tropa mo, at least sana may dumating na. Di ba? Ang hirap i-wish nga, moral. Ayun nga. Natural naman eh. Natural din naman. Ayun po. Sa mga nagko-comment ka sa akin, masaya ba eh ka kayo pag may patay? Hirap sagutin eh. Hirap. Hindi naman po pwedeng sagutin na siyempre magkakapera kami. Hindi naman pwedeng sagutin na gano'n. Natural lang. Natural lang naman yun. Part of part of life na. Part of business. Oo. Parang ihiwalay mo yung profession. Wala, ganyan talaga kami namamatay. Lahat naman tayo darating dyan. Kaya ikaw dyan, magpapayat ka na. Pwede sila mahirapan sa'yo. Ayun pala, may isa rin akong tanong. Siyempre, makapamaiin lang sa mga libing nga. Bilang ikaw, nag-embalsamador ka. Pagkatapos ba ng araw mo, dumediretso ka ng uwi or kailangan may puntaan ka muna ng isang lugar bago ka umuwi? Ay, yung tinatawag nilang pagpag. Pagpag. Yung tabis mo yung ano eh. Pagpag. Na-Halloween na naman. Ayan, ang pagpag po talaga is hindi totoo. Para sa akin po ah. Kasi kasabihan ng matatanda yan eh. Pagka ano, parang pagkagaling ka sa isang burol, magpagpag ka sa isang lugar, parang ililigaw mo yung kaluluwa ng patay. Oo, yun niya. Ganun yung mga sinasabi ng mga matatanda. So, parang gumala ka muna. Sa akin po, kapag tapos ko magtrabaho, aalis na ako ng punerarya, diretso ako sa bahay. Kung totoo, sa libo-libong pinansa mo ko, sabi ko lahat yun ngayon. isang barangay na yun dyan sa inyo. May concert ka na. Kasi lahat na maglakwatsa ng mga matatanda ano din, para lang takutin yung ano nila, ma-apo nila. Kaya, siyempre, mahirap namang sabihin na hindi ikaw totoo yan. Kinagalan na lang. Iba kasi naniniwala rin naman. Nag-Halloween. yung gumagalaw ba sa kortina mo sa likod? Hangin ba yun? Kaya ito na. Hangin lang naman yun.
Ang nakakatakot lang naman po talaga yung ano eh, matalo ka ng isip mo, yung guni-guni yan. Mga ganyan lang. Pag kinain ka na nun eh. No? Mahirap na rin. Anxiety mo. Parang nung nagkapatay kami, kwento ka lang po sa inyo. Yes. Yung ang namatay is matandang babae. Tapos yung nandun sa punerarya is yung anak na babae na nag-aalaga dun sa nanay niya. Sa namatay. Kwento nung anak na babae. Yung matanda daw na namatay is laging nakakita ng paru-paro sa loob ng bahay. Tapos may biglang sisilip sa bintana nila. Yung po ang parang may ilaw dito. Yung mga parang home nakatakot. Yung babae po na yun, may kasama siya. Kasama niya asawa niya. Bago ko simulan, nagpaalam na ano. Na pupunta mo na 7-Eleven, bibili, di pa sila kumakain. Ito ngayon, siyempre, parang na-picture ko sa isip ko kung ano yung itsura nung sumilip sa bintana. Gagawin ko na ngayon yung patay. Yung isip ko po ba na ano na, na nagulo na yung utak ko kaya. Habang ginagawa ko yung patay, tingin ako ng tingin sa likod, baka may nakatayo dito. Kawang praning ka eh. No, yun po, isa po yun talaga sa nakakatakot. Pagka natalo ko ng isip ko, yari ka dyan. Ikaw pa dito, hirap mag-concentrate, ano? Yes po. Lalo na't minsan po kasi pagdating ko sa morgue, nakatakot ng kumot yung patay. May patay na nakadilat. Tapos medyo ayoko. Ibig nagtitigin ka ganun eh. Gagalaw. Ayoko. Paano pagkatanggal mo ng kurt ng kulog no? Nung kumot, nakatingin sa'yo, nakaganon. Kinindatan ka pa eh. Galingan mo ka. Meron po ba kayo mga ano, mga katulong po sa ganyan? May nakapaligid o parang 1:1 kayo? Isang minsan may helper po ako kaya lang ano siya nag-aaral ngayon kaya kapag weekends lang siya nakakasama, pagka weekdays talagang ako lang ang nagbabalsam. Katulad kanina, nakasama ko siya kanina dahil medyo mahirap yung ginawa namin, medyo malaki yung patay tapos na-aksidente kasi yun yung ginawa ko kanina. Inatake siya habang nagda-drive kaya nalaglag siya sa motor. Tapos sumadsad siya. Parang ano po ba, nakaladkad siya sa daan. Kaya sa medyo, dami po ng nagawa niyo, nagugulat pa ba kayo sa ibang mga aksidenteng kinahihinat na ng mga ginagawa mo? Sa ano po, hindi eh. Kasi minsan nga ma, parang na-challenge pa kami, parang na-excite pa kaming lalo't mahirap yung trabaho. Kasi lumalabas yung kumbaga knowledge ng ano kung ano dapat gawin eh. Yung takot wala na eh. Opo. Very practical na eh, no? Practical na. Yes po. Opo. Yung kasama mo, 'di ba? Yung kumbaga sa kunwari sa team mo or kung sino yung mga katulong mo na. Meron ba silang mga nakukuwento na mga nakakatakot din ng mga war? Yung mga hindi mas experience ayo, syempre mas parang may nakita ko na kapayuhan. Oo, kinikwento ka ba nila? Yung ano, minsan po kasi talagang karaniwan hating gabi gumagawa, nagbabalas. Tulihin pa talaga. Bakit hating gabi pa? Parang hard mode. Tapos sa'yo, parang may pumapaswit daw sa kanila samantalang kami lang magkasama dun sa morgue. Minsan po kasi na, yung mga ganun po ba? Kaya, pagka sa akin na kaya, hahanapin ko, saka kakatukan nyo ko. Masaya yan pag ipa-prank mo yung ano mo yung kasama mo no, parang kamorge prank mo. Naka-video ka no, tapos sumichip ka ganun pero wala, sabihin mo nasa bahay ka lang ganun. mahirap i-prank po yung mga tauhan ng punera, mga magugulang, mauutak. Sanay na mismo eh. Sanay na rin mismo eh. Oo, sanay na po talaga kaya parang baliwala sa kanila eh. And ayun, na-prank ako nung nabigla nawala ng kuryente. Tawa nagbabalsa mo. Ayan, isa sa
isa sa nakakatakot dyan. Diba? Isipin mo, dalawa lang kayo ng patay sa morgue tapos pili mamatay ng kuryente. Imagine. Okay, imagine. Dapat ganyan ko, dalawa lang kayo ng patay tapos biglang nun namatay yung ilaw, pitch black. Biglang may nagsabi, uy, brown out ah. Diba? May boses. May ibang boses pala. May ibang boses, no? Sa akin naman po, nangyari na na biglang namatay yung ilaw, di atras ako kasi patay yung kaharap ko eh. Kuha agad ako cellphone. Binuksan ko yung flashlight, tinuto ko sa patay, baka biglang nakatingin na sa akin eh. Unahan mo na eh, no? Sige, sige, galaw. Pagagagtan, no? Pagagagtan, asyong mo na eh. Yeah. Karamihan po kasi sa ano sa mga morgue wala namang emergency light. Kaya talagang blackout talaga, wala kang makikita. Buti pala sa at sa tagal niyo na po sa ganyan, talagang hindi pa kayo naka-experience ng yung talagang alam mo na minumulto ka na, alam mong iba na talaga 'yung nangyayari. Ano po eh, habang gumagawa, minsan pagka ang nangyayari sa akin noon, natatakot talaga ako noon habang gumagawa, yung nakarinig ako ng umiyak, yung parang babae. Yung mga ganun. As in, meron talaga? Yes, so noong una, ayoko kong pansinin kasi nga ma-distract ako, hindi ko ba tatapos. Focus lang. Oo. Tapos, nung umulit, tinigil ko na, lumabas muna. Pero nung pagbalik nyo naman, wala na. Okay na. Ano na. Yosi muna. Palipas muna ako ng kalahating oras, yosi muna ako. Yosi muna. Nagpalakas muna ako ng loob. Ay, pag may umiiyak, huwag naman ganun. Huwag ganyan. Oh. As in, sa, paano mo narinig? Parang nasa paligid lang? Parang 360 ba na parang may umiiyak? O sa isang sulok? Ganun. Kasi po yung morgue na pinagagawaan ko nun, saan? Sa kapan yun. Maluwang siya. Na, tapos yung ilaw niya is nakatutok lang doon sa mismong patay. Kaya yung paligid, madilim. Hmm. May ilaw siya kaya lang malabo. Hmm. Narinig ko siya sa left side ko eh. Nung una, yung pansinin. Yung po, yung iyak po ba na parang pang horror na yung parang nagmamakaawa, yung ganun. Makarinig na ganun. O yan, ano, si Camorgue na embalsamador na nagsabi. Ay, ganun. Ay, ganun talaga. Oo, meron po talaga. Eh ngayon, bali ano, di kahit na nakakatakot man yung ma-experience, talagang tuloy lang trabaho, lang dapat walang baka gambala sa amin. Ganun. Mm-hmm. Importante tama yung ginagawa, hindi lang laro-laro yun eh. Yes po. Ay, yun nga pala, matanong sa di ka pwede tumigil. Kapag naumpisahan mo ba ang isang bangkay, kailangan mo talagang hindi tumigil? Within the day. Ano po yan, ang kaya lang bawal tumigil kasi ano po yan eh. Ang formalin po kasi is nakakapagpatuyo ng patay yan eh. Mm. Ngayon, sa arterial embalming, yun po kasi yung first procedure na ginagawa. Kapag nagkakarga ka na sa ugat at tinigil mo yun, lulukot po ngayon yung artery. Parang magbabara na siya. Kaya pagka tinigil mo yun, hindi mo tinapos muna na maubos yung formalin. Hindi mo na maikakarga. Kaya hihinto na dun, no? Hindi na papasok sa iba pang ano, ugat. Kung ganyan ang putos ng artery, iikom siya. Hindi na magdedire-diretso formalin. Kaya dapat dire-diretso lang. Kaya pagka naubos na yung isang galon, doon ka na po pwedeng tumigil. Kasi ibang procedure naman ang gagawin. Ganun. Hirap rin pala. No? Talaga hindi pwede. Kaya pala pag yun nga yung sabi niyo po na pag mataba kasi di ba mas mahirap nga dumaloy pero mga flak mahilig sa no, si Jerry yeah. Ang mahirap din to kasi sa malalaki mahirap kuhanan na ugat kasi malalalim yung taba pa lang na talagang mahirap kumbaga mahirap ano hukayin yung mismo laman kasi nga malalim. Parang kulay dilaw pa yun eh, di ba? Yung fats, parang kulay yellow yata yan eh. Dilaw po ang taba ng tao. Mm. Dilaw. Chicharon.
Napakasarap naman. Pero sa mga payat naman, wala naman problem. Sa mga payat po, kung ilang oras pala, sabihin natin 2 oras na patay pa lang, nagiging maganda ang circulate, kaya taglit lang ang trabaho, mabilis. Kabarado ang mga ugat, dun lang talaga nagtatagal. Kasi yun nga po yung ginagamitan natin ng trocar, dun lang dumadami yung trabaho kaya tumatagal. Ano po, parang narinig dati sa nung sa patay din po namin, yung sa dila, yung may pinipin po ba doon para hindi po siya parang bumalik kasi wala na po kasing nag-hold? Ano po yun, yung mga nakalabas ang dila, ganun po ba? Yung normal lang po, di ba parang nakahiga po eh doon sa kabaong pag inaayusan. Paano po na ano yung mukha? Paano po siya nasa-stay in place? So, paano dapat lalawit din po yung mga yan? Yung dila parang rorolyo. Rorolyo pabalik. Paano ba tanong na yan? Paano ko ba sasagutin? Kasi dila. Irorolyo. Di po ba siya bumabalik? Ano lang po ba siya pag namatay po? Ano lang? Stay put lang yung dila? Oo. Gets ko na. Oo. Ano lang siya? Yung karaniwang nakalapat lang sa loob ng bibig. Ganun lang. Okay. Ang mahirap lang sa mga ano naman, yung mga nagbikti. Ayan, lumalabas ang dila niyan. Kasi nape-pressure ng tali dito eh. Kaya yung, kasi laman lang po ito eh. Kaya yung dila na lumalabas kasi nape-pressure. Ang mahaba. Humahaba hanggang parang ganun, hanggang dito? Hindi naman po, kung ang haba ng dila is mga hanggang dito lang. Na-extend lang onti. Onti lang. Tapos ano, syempre, pigil ng yung pinakapanga na pwersa ng tali. Kaya yung mismong ngipin, nakakagat din nila. Kaya pagka ilang oras na po yung bago makita, kami ang nahihirapan kasi nga, matigas na yung panga. Hirap kami ipasok ng dila. Okay. Doon lang pala yung... Nagiging emoji eh. Mahaba. Sa TikTok marami yan eh. Mga naglalabas lagi ng dila. Pa-sexy. Kaya pagka ganun, talagang persahan po namin ipapasok. Kasi hindi naman namin po pwede tanggalin yan eh. Meron ka na bang na-embalsa na parang sikat? Siguro hindi naman siguro celebrity. Pero parang kumbaga parang... Noong nakita mo, uy, nakita ko na to sa TV o sa... Sa TV, sa internet, pwedeng politiko. Politiko po meron, pero yung mga, sabihin na natin mga artista, wala pa kasi nandito po tayo sa probinsya, isakaan. Ang humahawak lang talaga sa mga artista, yung mga sikat na punerary, malalaking punerary. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na artista, lalaban ko yung kasanayan ko sa pag-makeup. Pang TV pa din, kagkatapos. Yung nga, sakto, nag-viral na. Baka may dumating na dyan na malami opportunity. Sino kaya yung artista? Ang hirap sabihin eh. Hindi nag-aabang tayo ng artista. Abang na yun. Parang pwede ka magpa-fansign na nakagulat. Joke lang. Nakagulat po na yung preconceived notions ko po sa mga isang embalsamador na parang gloomy o malungkot o hindi masyadong palasalita. So, nakausap ko po kayo, talagang buhay na buhay. Ang inyong appreciate yung life. Galing. Kasi po, ang karaniwang nakikita sa embalmer, yung matatanda na malapit na rin mamatay. Ganun ang itsura ng mga embalmer itong araw. Saka sa mga movies, huwag ko nakikita kasi. Talagang puting-puti. Yung mga matatanda na, ganun ang itsura. Kaya... Yung mga tipong ayaw na makipagsalita sa mga tao. May message ka ba sa mga fans or sa mga aspiring na sa ganitong industriya? Mm. Or kung ano may message mo sa mga fans mo na nakikinig ngayon? Kasi sa dami po ng nakapanood na rin sa akin, talagang may mga tao na talagang gustong matuto rin ng embalming. Kung talagang mabibigyan ng pagkakataon, pwede ko naman talaga silang turuan. Kaya lang, siyempre, hindi natin po pwede agad na ituro kasi nga, baka bawalin tayo.
Pero sa lahat po ng ano ng gustong matuto lalo't malapit lang dito. Hindi ko na may pagkakahit yung natutunan kong trabaho na 'to eh. Talagang kung pwede makatulong. Makakatulong kasi sa totoo lang po, malaki naman talaga kita ng involvement lalo't maayos yung pagpapasweldo ng punerarya. Kaya kung talagang wala kang takot sa patay, malakas ang loob mo, kaya mo humawak ng mga bulok na patay, pwede nang pasukin yung embalming. Sa mga matatapang dyan, kaya. Sorry, may isa pa pala akong talong. Ewan ko kung nag-embal sa Madrid ba kayo ng ano? Ng mga pets? Ayun, may mga nagkaroon na, may nagkaroon na bang nagtanong sa inyo? Like for sure, syempre yung mga namatay ng aso or pusa na matagal na sa kanila. Bali ano po, sa pagpo-preserve ng hayop, iba po ang procedure dyan. Bali hindi namin kayang i-preserve dyan kasi yung tito ko, lalo ni tito ko, parang namatayan siya ng pusa, pinag-eksperimentohan niya na formalin ng pantao ang ginamit niya. Nalagas lahat ng yung balahibo ng pusa. Hindi niya na-preserve ng yung parang patay talaga na maaayos. Iba nga naman yung... Iba po ang tawag sa pag-preserve ng patay. Iba yung composition kasi, ano? Ganun po. Kasi for sure, yung mga ibang tao dyan magtatanong rin, paano ko ba pwedeng makita ito na maayos ng ilang araw man lang itong alaga ko? Siyempre, parang inilibing rin nila na naka-ano rin, di ba? Nakakabaong, naka-ataol din eh. Yung mga alaga nila eh. So, yun lang, naisip ko lang din. May nakita akong ganyan na parang lamay ng aso eh, pero nakalagay lang siya sa basket, pero hindi naman siguro inembalsa. Pero ewan ko, parang paano ba stuffing pa yan, diba? Oh, parang may stuffing siguro, pero nakalagay siya sa basket. Ewan ko kung anong procedure yung nagawa doon. Hindi ko rin po siya, kasi iba rin ang tawag, hindi embalming ang tawag sa pag-preserve ng hayop. Iba na rin. Ay, talaga hindi ba taxidermy? Ah, parang taxidermy yata. Dermy tawag yung taxidermy po pala tayo. Sa lahat po ng mga curious pa sa embalming procedure, talagang itutuloy-tuloy ko to para magkaroon sila ng kaalaman sa tungkol sa trabaho ng isang embalmer. At yun, tuloy-tuloy lang po ang pag-upload kasi marami po akong mga content pa na hindi na ilalabas, lalo na sa procedure. Talagang minsan kasi busy po talaga. Pero abangan niyo po lahat ng magiging content ko. Talagang sobrang dami, kumbaga sumasabog pa yung utak ko sa dami na ano. Yes. Ay, sabihin niyo po pala yan, anong pangalan ng channel niyo po? Ayun, ang bali sa YouTube at TikTok, Kamorgi lang po ang search niyo. Sa aking FB page, may official. Kamorgi official po ang aking FB page. Hindi po yung Indian. Hindi yung Indian post. Yung sa po kasi yung Indian post eh. Hindi na po siya yan. Ka-Indian. Okay po. Salamat po. Sir Pong, pasensya po sa oras po binigay niyo. Salamat po sa pagpunta sa aming podcast. Maraming salamat din po sa pagkakataon na to. Salamat po, sir. Alright. Salamat, sir Bong.